It's the speaker who's saying that he's gonna initiate on conflict. I think the speaker has just said it, but obviously the speaker is our leader. He's a very mature leader, and we are confident that he will take on a position that is going to be healthy for the House. Meaning, huwag tayong magpagami dyan. Dami nating ibang importanteng gawain. Pinag-usapan natin ang tax reform, na kung saan may pag-asa tayo pagkakataon na finally may baba natin ang taxes ng ordinaryong mamamayan. Ito na yun. Nasa dulo na po tayo ng labanan na yan, yung matagal natin ipinaglalaban, yung usapin ng criminal justice reform, yung usapin ng reform ng ating saligang batas pagdating sa economic provisions na mas magpaparami ng trabaho. Yung mas importante mga gawain na dapat natin ginagawa, imbis na impeachment or itong mga political sideshow. Sir, huwag magpagamit kanino? Kung kanino man, o halimbawa, ang nagpa-file ng impeachment case laban kay VP Lenny ay mga Marcos loyalists. May laban ang pangunahing kalaban ni VP Lenny ay si Bongbong Marcos at tinalo niya nakaraang eleksyon. So sila ay hanggang ngayon ay patuloy nilang pinofoist yung pagiging huwad ng eleksyon. Kung hindi kalimutan, this is the same election that also elected this president. So we have a valid president, obviously we have a valid vice president. At kapag papahintulutan natin yan, magpapagamit tayo sa ganong klaseng unknowingly. And I know Speaker Bebot, malalim ang kanyang pag-iisip, marunong siyang makinig sa mga taong nakapaikot sa kanya, at sigurado ako nakikita niya yung mas malawak na magiging epekto nito sa House of Representatives na magiging kasangkapan tayo sa pamumulitikan ng maraming tao.